Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ang video natin for today is about yung kinatawag na red tagging ng Communist Party of the Philippines. Napanood ko yung Senate hearing last 2 days ago and ngayon ako nagpag-react eh, kaya sobrang dami ko rin ginagawa sa akin na buhay and marami rin tayong inasikaso para mag-recover ang ating hanap buhay. So, kamusta kayo dyan guys? Sana safe kayo sa COVID at maisa-isa naman kayo sa hanap buhay natin. Disregarding about yung sa Senate hearing at saka yung mga tinanong ni Ping Lacson about red tagging and about CCP and DF. As yung sinabi ni Kang Eric about yung pagre-recruit dun sa mga schools, sa mga aktivista, kasi honestly, I'm one of the becoming an activist dati. Nakasali ako sa pagiging aktivista sa UE under LFS dati. And nakapag-module 1 na ako sa kanila, yung parang MKLRP ba yun? Yung makabayang lesson nila. I forgot their lesson but kapunta ako sa Rizal, sa Taytay Rizal at that time. So, yun, ipag-aaral sa iyo na maging step para maging communist at that time. Siyempre, bata pa ako noon, I want to find a group, also the pool group na maging in ba, maging kabarada, in the same mindset, di ba? So, kapasok ko doon, and pinapunta na kami sa mga classroom about internet fee, yung internet fee, opus ka sa tuition fee increase, sa tuition hike. Naranasan ko yun, talk ako about that. But in the sense of the magta third year college na ako niyon, in the second magse-second ano na ako niyon, yung pangalawang pag-aaral, I decided to lay low because I need to finish college. Yun yung sa akin. So hindi ako na papunta doon. But honestly, marami akong mga kaibigan na punta sa open demonstrations, ganun. That was in UE. Yan. And totoo yun. Totoo yung sinasabi ng Ka Eric about the recruitments. And about yung pag-aaral, yung pagiging, change sila yung mindset nyo about the government. And yan. Totoo yun. Nangyari yun sa akin, but nag-quit ako dahil kasi nga, yun yung aking experience pagiging active. Activist yun at the time. And yung about yung sa revolutionary tax, totoo yan dahil kasi father kasi nga farmer sa Nueva Ecija, binibigyan sila ng revolutionary tax. Kung wala kang pera, bibigay mo yung sako-sako. Buti na lang kamag-anak lang ni Erpat yung isa sa mga commander dun sa Nueva Ecija at that time. Kaya hindi siya na sigil ng revolutionary tax. But honestly, nagsusunog sila doon, nagsisira sila ng mga projects ng government or yung sa mga dam. Kasi nung panahon ng 90s, ginagawa yung mga dam doon sa Nueva Ecija at tinitreat nila yung mga gumagawa doon. Kaya yung mga infrastructure na meron silang mga, ano, is true. Totoo yan. Aminin ko, totoo yan. Kasi minsan binibigyan pa na yung threats yung mga gagawa yan. Even small businesses sa province, tinatakot nila. Kaya mahirap eh. Kaya totoo yung sinasabi ka Eric about yung kumukuha sila ng mga funds. Ang nagulat lang ako guys, yung humuhutot sila sa mga malalaking company like Globe and Smart. Nagkakasusunugin yung kanilang mga tower. Yeah. And ang gulat ko dun is 400 million. And na kukuha nila yung pera na yun. Plus yung
Catholic, sa Catholic Church, mga non-government, and ano, yung kinukuha nila sa mga international aid, diba? Dapat niya yan, binibigay niya yan sa ating mga government, sa government mismo, o doon mismo sa church. Ang masaklap pa nga dito, guys, more than 52 years na ang CCP, and only in the Philippines na ang isang member ng isang ng NPA ay isang politician nasa one of officials do sa Congress, which is kumukuha rin sila ng information, iniipin nila yung mga budget ng police, ng militar. So, ang hirap, di ba? Tapos parang sinabi nga ni TP na panood ko rin dun sa SMNI na ginigisa ng sariling mantika yung government. Ginagamit ng NPA yung funds ng government para kontrahin yung mga proyekto ng gobyerno. Yan. Sa akin, guys, dapat hindi na natin, as we are now in an information age, because of this, na-leak na at marami rin umiiyak ng nanay, dahil naaawa din ako sa mga nanay, dahil kasi nga yung mga anak na mga 17 years old, 18 years old, namumulat sila about armed struggles, armed battle with our countrymen, di ba? Parang mali na yata eh, kasi parang sinabi nga ni parang masakit sa isang ina mawalan ng anak. Yun yung sa akin. Sa wala natin yung panahon natin na sinatawag na martial law daw. Na, I'm sorry guys, kasi sa history ni Marcos, sabi daw, he's pumapatay siya ng NPA. But ngayon, lumalabas na yung katotohanan ng history na yung si Marcos is a nationalist. Rather than the NPA, sila yung nag-destroy ng ano natin. Kaya hindi tayo nakaka-move forward because of this. Dahil kasi nga, tingnan nyo guys, ang hirap rin ng kalagayan natin ngayon, like the internet, diba? Tingnan mo, kumukutok sila ng 200 million o 400 million pesos for Global Smart. That's the reason why hindi nila ma-improve yung kanilang servisyo because of that. Tapos, yung 200,000 na yan, 200 million yan, 400 million, inaatang nila yan sa atin. Mga mamaya nagbabayad sa internet, di ba? Kaya mahal lang ating internet because of that. Di ba? Ang hirap eh. Ang hirap na masabi yan. Tapos, ito para nakakilis yung doon sa Senate hearing, guys. Alam mo yun, yung si Kiko Pangilinan, parang asaka yung mga makabayan black, sorry, unahin natin yung makabayan black wala dun sa cemetery. Andun yung mga ano, key personnel, yung si Celis, yung ka Eric na matapang, dahil nga sinabi niya eh, yung buong operation ng NDF eh, ng NPA ang ginagawa nila. Kaya sa akin, namulat din ako about NPA. What is NPA? It's a big terrorist. Parang terrorist na sila. Kasi meron na tayong anti-terrorist law. Parang nag-extort na sila ng pera. They are blackmailing big companies or small businesses. Then they're recruiting yung mga kabataan for their arm race. Which is, dito lang yun. Dapat, sa akin, wag na natin silang ngayon i-boto. Sa akin na, guys ah. Kasi, about, malaki na yung influensya nila eh. Sa atin eh. Sa lahat ng showbiz, sa negosyo, sa politics, yan. O, tingin mo yung mga nagrarally, hindi mo na nga alam yung pinaglalaban nila eh. Kasi nung presidente umupo dyan sa Pilipinas,
Pinabago lang nila eh. Tapos tuta ng kano. Tuta ng kano. Ay, nakakatawa nga eh. For almost nag-college ako up to now, nag-aanap buhay. Iba-ibang presidente eh. Nakasulat pa rin tuta ng kano doon sa banner nila, di ba? So, parang nonsense na yung kanilang pilit na laban. Nasa kaya, lagi silang galit kay Marcos, which is si check rin ninyo yung history kung ano yung na-achieve ng Marcos regime. Hindi lang yung ano yung sinabi nila na mamatay tao siya, which is no proof. No proof of all, guys. No proof of all na may pinatay sila, may kinurakot sila, whatsoever. Tinapos nila lahat yung mga court, yung mga court hearing nila, kaso hindi sinasabi ng media natin dito dahil kasi napaka ewan ko, bias ng media natin. Kaya yan yon, guys. Kaya yung sana kung matuto tayo na huwag na natin ipote yung mga ganung mga kanilang kasamaan na politicians na kasapi sa hindi NPA. And I hope ma-stop na rin yung pagre-recruit ng mga kabataan, which is muntik na rin ako yun. But I decided na matapos ko rin yung pag-aaral ko rather than i-continue ko yung way ko na maging activist o mag-demonstrate ka sa rally or whatsoever. Nga pala, naalala ko rin. Sorry ha, naalala ko rin guys na nagma-vandal din kami dati dyan sa recto about tuition fee increase, yung ginabandal dati, yung may ginawa namin yun, mga 6 o'clock or 7 o'clock ng gabi. Dati, naalala ko yun. It's a good experience, but for me, I don't want to encourage yung mga kabataan na gawin yun. Kasi pagkakamali ko yun, and I want to share it to my video na huwag nang sumali. Sabihin mo, it's cool to be an activist. Yeah, cool lang yun, guys. But unahin nyo yung future nyo. Yung future ninyo, yung pinaghirapan ng magulang ninyo. Diba? Kasi aanuhin mo pa ang isang mga barkada eh ang huling-huling tutulong naman sa magulang mo. Or isipin na rin mo yung sarili mo sa mga pupunta. Diba? So, yun lang guys. Yun. At yung doon sa kay doon sa Senate hearing, sana mapatuloy yung Senate hearing. Yun yung sa akin. Na masabi ni Kase this lahat yung mga sinasabi niya. Kasi bitin eh. Sa akin bitin yung sinabi niya. Marami siyang information, yun yung ano kasi nakinig pa ako. And nainis lang ako kay Honteveros. Kasi nga medyo parang pre-protection pa nila yung side ng Makabayan Black. But eh magaling to si Parlade sa kasi Hermanis Esperon dahil kasi totoo naman eh, may intelligence na, may information na, may key weakness na, meron ng balik na NPA. Ano pa ba? Diba? Ano pa ba? Ang gusto ninyo? Diba? Ano pa ba? Idadaan pa ba yan sa korte? Marami nang umiiyak na mga nanay? Meron ng proof na nag-extort na sila ng ibang pera? Diba? Ano pang gustong pa na nating patunayan dyan? Kasi nga, ngayon lang ito nag-speak out yung mga ito eh. Diba? Nagpag-aaral. Ito pa. Magawasan ng School of Communism sa mga probinsya. Magawasan ng school para pag-aaralan yung komunista, pag-aaral yung mga bata para maging NPA. Which is naman, mali na yun sa akin. Mali na yun, mali. I hope, continue nila yung hearing. And honestly, kung ano, mas maganda ka sa House of Representatives. Dahil andun yung mga
magagaling nating mga lawyers na congressman. Kasi nga may mga new type congressman na yun, napansin ko dahil kasi ito mga nag-i-speak out na because of social media and everything, lumaki yung ano, yung information about this, and hopefully makatulong tong case na to or itong nangyayari ngayon sa about the this red tagging daw, but red tagging is being created by the communists. Wala sa batas yung red tagging. Yan lang yung guys, wala sa batas. So guys, ito lang yung reaction ko guys. Sa mga parents dyan, wag niyong encourage yung mga anak yung sumali sa mga LFS dyan. I've been there guys, LFS, makabayan na group. I-focus na lang nila sa studies, i-focus na lang nila sa skills nila, i-develop yung skills nila. Kasi lahat yung gagawin niya, baka i-brainwash lang yung mga niyo dyan, yung mga anak niyo. So guys, I hope this is my reaction video. Please like it, share it, or subscribe to my channel. And thank you very much guys. Manonood pa ako ng hearing na ito para matuto about NBA. So guys, thank you very much. See you to the next reaction video. Thank you so much for watching. See you again on my next video.